Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. January 9, 2023. Mga gilaw ko mga tagapakinig sa Monday. Ngayon po ang simula ng isang bagong linggo. At ngayon po ay kapistahan ng itim na Nazareno, kapistahan ng Quiapo, Maynila. At para po dun sa hindi pa mga nakababatid, nakakaalam, ang araw na ito sa Maynila ay special holiday. Wala pong pasok sa mga tanggapan, wala rin pasok sa mga eskwela. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon yung pong ating mga kababayan na ipagdiwang itong kapistahan ng itim na Nazareno. Meantime, ako po si Sel Baysa na inyong makakasama till 11 o'clock. Ngayon pong araw na ito ng Monday. At syempre pa, kasama sa akin pong paglilingkod bayan, si Nash sa Technical Division at si Manita sa Production. Let's look at our monitor watch. Well, it's now 13 minutes bago sumapit ang 10 ng umaga. So, welcome sa Monday edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. At yung pong mga nasa likuran ng ating pong palatuntunan, I'd like to greet first Mr. Watman. Good morning, Mr. Watman. Kay Mr. Pingman. Kay Miss Hugger. Good morning, Miss Hugger, ma'am. At kay Mr. Bergman. Good morning, Mr. Bergman. And of course, sa lahat po ng ating mga OFWs watching the show sa iba't ibang lugar ng ating mundo, kung nasaan po kayo sa mga sandaling ito, please accept ang aming pagbati ng isang magandang Monday morning mula sa inyong, mahal na bansang Pilipinas ngayon pong umagang ito. And to begin with, we'd like to greet itong ating mga viewers dyan sa Calgary, Canada. Partikular, mga gilaw ko mga tagapakinig sa Alberta. Yung more than 5,000 nating mga kababayan na nandyan, and majority of them, I understand, are watching the program. Okay? So, again, welcome. Dito po sa inyong Monday edition ng Digital Patrol. Pero tuloy-tuloy na po tayo at sa bilang paninimula, gaya ng ating tradisyon ng palatuntunan, before anything else, allow me na idaan sa impapawid itong balitang panahon mula sa Pag-asa Forecasting Center mula kay forecaster Rhea Torres. Isang magandang umaga ng Monday, the start of a brand new week. Forecaster Rhea Torres ay naanang yung may babalita na magiging kalagay ng ating panahon in the next 24 hours, ma'am. Yes po, magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Nakasalukuyan, may binabantay tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit yung trough or yung extension nito ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog
dito sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, southern portion ng Palawan kasama ang Kalayaan Islands. Samantalang itong northeast monsoon naman ay patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon at magdadala ng makulimlim na panahon na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Quezon at Aurora. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranasan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa mga tsansang may hinang pag-ulan o pag-ambon. At dahil nga patuloy na umiiral itong northeast monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa ay may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, Northern Quezon kasama ang northern at eastern coast ng Polillo Islands, Camarines Norte, Northern coast ng Camarines Sur, Northern at eastern coast ng Catanduanes, Eastern coast ng Albay at Eastern coast ng Sorsogon. At dito naman sa Eastern Seaboards ng Visayas at Mindanao kasama ang baybayin ng Northern Samar, Eastern Samar, Eastern coast ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Eastern coast ng Surigao del Norte kasama dyan ang Siargao at Bukas Grande Islands. Kaya patuloy ang ating paalala sa ating mga kababayan mangingisda at may mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil sa banta ng mga matataas na pag-alon. At sa mga susunod na araw, itong maaliwalas sa panahon na nararanasan natin dito sa Metro Manila ay patuloy pa rin nating mararanasan hanggang sa darating na January 13, which is sa darating na Friday. Samantalang itong trough ng low pressure area ay patuloy pa rin magdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At ilang bahagi ng Southern Luzon, particularly dyan sa Bicol Region, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga nasabing lugar dahil sa banta ng mga pagbaha o pag-uulo ng lupa na dala ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, papatakla 22 hanggang 29 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, 13 hanggang 22 degrees Celsius. Legazpi City, 24 hanggang 28. Metro Cebu, 25 to 28. At Metro Davao, 24 to 29 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po nag-uulat. Maraming salamat kay weather forecaster Rhea Torres sa kanya pong ulat sa magiging kalagayan ng ating panahon in the next 24 hours. So, katulad po ng inyong narinig sa kanyang balita, meron silang minomonitor ngayon na isang low pressure area. Pero nothing to worry about yet sapagkat itong LPA na ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR ng ating bansa. Subalit, ang track nito, yung pong kanyang dinaraanan, ay nagbubunga naman ng pag-ulan. O, umuulan dun sa track ay yung kanyang dinadaanan ng mga lugar. Yan po yung ulat ng Pag-asa Forecasting Center. But then, wala pang dapat na ipangamba sapagkat wala pa itong direktamenteng epekto ito sa ating bansa. Again, maraming salamat, weather forecaster Rhea Torres. Okay, magdalo ko mga tagapakinig sa ating mga early greeters. This came all the way from USA, mula sa Dallas, Texas, USA, coming from our sister. Oh, nasa gym na kaya ito? Papupunta pa lang sa gym. Oh, si Presi Estrada. Good morning, Presi. Kanyang bate, good morning, Manong. At magandang umaga rin sa kanyang husband na si Yahari Estrada. And children, ha? And to their dear apos, yan, ha? Kay Lincoln Hari Estrada at yung second apo ng mga Estrada. O, ang pagitan nitong dalawang apo nila ay mga linggo lamang. O, kay Emmy, yan, ha? Good morning, good morning, good morning. And of course, to their dear parents. O, magandang umaga sa inyo.
sa lahat ng mga taga USA, yung mga taga New Jersey, kay Coco Johnny Pinuela, wife and only daughter na si Nicole. Good morning, good morning, good morning. At well, Presi has started the ball rolling, so to be followed by yours truly and the program. Oh, we'd like to greet a happy, happy birthday kay Nick Swale. Oh, magdilo ko mga tagapakinig. Yung pong eldest na anak, ang aming pong supervising nurse from Montreal, Canada, si Norma. Okay? Happy birthday ang aming pong nais na ipaabot kay Nick Swale. May you have more, more and more birthdays, Nick. Okay? Ang elder o ang eldest son ng mga Swale, sila Norma at Ken Swale. Magilo ko mga tagapakinig. Okay? So, happy, happy birthday! From my sister, magilo ko mga tagapakinig, here in our country, here in the Philippines, from the province of Rizal, notably, diyan po sa Taytay Rizal, si Teresita Baysa Baredo. Okay, good morning to her husband, Mayor John. All right? Well, John is the mayor of the family. Very deserving. He can do the job more than a mayor, but he decides to be a mayor of the family. Okay? Good morning, John and children and the household members. All right. Birthday rin ni John. Wow, huh? Happy birthday, John. Simultaneously, celebrating his birthday together with Nick Swale. Yan. Okay? Abay, ayun, hintayin lang daw yung pansit, pansit, pansit. Okay. Pansit, pansit, pansit. From another sister from Montreal, Canada, from LB. Ang sabi ni LB, good morning to your husband, gods, and children. And to your co-nurses dyan sa Montreal, Canada, LB, good morning, good morning, good morning. Ang bati ni LB, good Monday morning, Manong, and all your watchers, listeners. Please greet happy birthday to John, okay? John Baredo and Nick Swale. I just did, LB. So, happy, happy birthday to the birthday celebrators. One is from Montreal, Canada. That's one of my nephews, Nick Swale. All right? And here in our country, from Taytay Rizal, my brother-in-law, John Baredo. Okay? Happy, happy birthday. And the greetings also goes to all the birthday celebrators now. Ngayon pong January 9, okay? Sa kanilang kaarawan. Ngayon din po ang kapistahan ng Black Nazarene, kapistahan ng Quiapo, Maynila. Alright. From Presi Estrada, happy birthday, Mr. John Baredo. Oh, there will be another celebrator tomorrow. January 10, from Presi Estrada, happy birthday to Maxine Estrada tomorrow. Well, another pamangkin, magulo ko mga tagapakinig, ha? Wow! Happy, happy birthday, Maxine! Maxine Estrada will be celebrating her birthday tomorrow. Okay, coming from your beloved mom and beloved father, and of course, children. Wala pa pala yung brothers, okay? Maxine is the only girl in the family of the Stradas. Okay! Now, coming from the mother of the birthday celebrator sa Nick Swale, ang bati ni Norma Baysa Swale,
Morning, Manong. Good morning, Norma. Morning to you. All right? And to all our watchers and listeners in Montreal, Canada. Good morning. Okay, check your time pieces. Ang oras sa Pilipinas, it's now exactly, okay? Precisely, prompt and on the dot. Ganap na pong 10 o'clock in the morning. And you're now listening to the second portion of the program. We're done with the past minutes of the show. We'll be together in one solid hour on the second portion of your program, Digital Patrol. Going back dito po sa Pilipinas, well, literally all roads lead to Quiapo, Maynila. Ito po ay kaugnay nitong celebration of Quiapo Church or Quiapo, Manila because of their fiesta, feast day of Quiapo, and at the same time feast of their patron Black Nazarene. Kaya literally all roads lead to Quiapo, Manila. And there are thousands and thousands of people who are now trooping to Luneta in Rizal Park. Why? Simply because yung pong Feast of the Black Nazarene is now accepting devotees, welcoming devotees in his location in Rizal Park. Inilagay po sa Rizal Park ang Black Nazarene since midnight. This is to accommodate thousands and thousands of people who will go there purposely to wipe his foot, or one of his feet, incidentally, is available for all the devotees who would want to, wipe his foot with a handkerchief or whatever. Okay? Well, kissing the foot is not allowed by the priest of Quiapo Church. This is amidst this threat, or amidst the threat of pandemic, which is still a big threat here in the National Capital Region, for one, because NCR, incidentally, has the highest number of COVID-19 cases in the country. So to avoid the spread of the virus, priest of Quiapo Church decided to not to allow devotees to kiss the foot of the Black Nazarene. Instead, they are allowed to wipe the foot. Okay, and that's what's prevailing since midnight, when the feast or the Black Nazarene had been moved to where its location at present, in Rizal Park. Okay? And I told you, there are thousands and thousands and thousands of devotees who trooped through Rizal Park to view and at the same time to wipe at the foot of the Black Nazarene. And in addition to the thousands who were there since last night, and those who decided to stay for the past hour since midnight, well, many are seen trooping Rizal Park. Okay? So
This happens once a year, and this is in connection with the celebration of the Feast of the Black Nazarene. Okay? Wala pong translasyon. There is no procession. Since 3 years back, since the time when Filipinos fight back the virus, which is simply called coronavirus. Okay? Fighting back by way of, isolating themselves and simply complying with the minimal health protocol which the Department of Health authorities had imposed to Filipinos, all Filipinos for that matter, and that was almost 3 years ago and up to now. All right? So that's the fashion yet in the country, and notably here in Metro Manila area. Despite ito pong executive order which was issued by President Marcos Jr., well, many Filipinos continue to use face mask, continue to wash their hands regularly with water and soap, and practice this so-called physical distancing with other individuals that covers their front, their back, and their sides. Okay? And well, this is to prevent themselves from contracting this sub-variant called BXX.1.5. And this variant, incidentally, highly transmissible. That's why DOH, as well as other health experts, have been repeatedly reminding ang ating mga kababayan to, well, adapt and to comply religiously dito sa, a health protocol imposed by the Department of Health. It's now 10:10 in the morning of a Monday, January 9, 2022. And I'll repeat, there's no translation, which means procession. A practice, well, actually, of the Feast of Black Nazarene devotees for the past many, many years. So, wala po munang translasyon. So, if you have time, you can always drop by Rizal Park and watch for yourself the Black Nazarene, and then wipe his foot with whatever, your handkerchief or whatever clothes you brought for the day. All right, so what has been observed in today's Feast of Black Nazarene ay ito pong Walk of Faith. This was simply called Walk of Faith, wherein the Black Nazarene, before it was brought dyan po sa Rizal Park, ay ginawa muna itong Walk of Faith. Pinala po sa, I understand, tatlong mga simbahan. And one of which ay itong Santa Cruz Church. Santa Cruz Church, which is literally a neighbor of Quiapo. So yan po ang kanilang ginawa ng pamunuan ng Quiapo Church, yung pong mga pare. Yung kanilang Walk of
the faith. Alright? 12 midnight, after the walk of faith, the feast of Black Nazarene was brought to Rizal Park, where it is now. At this time, na ako po'y nagsasalita sa inyo. Okay? Alright. Now, mula kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Siya kanya pong panawagan sa ating pong mga kababayan, ituring itong pagdiriwang ng Quiapo Church na isang journey kanya sa paghahanap ng bawat isang Pilipino ng isang magandang bukas para sa kanilang mga sarili at para sa bansang Pilipinas. Yan po yung mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. with regards dito sa kapistahan ng Quiapo at ng Black Nazarene. Sa iba pa mga pangyayari, iniulat ng Philippine National Red Cross na mayroong total na bilang na 398 na mga kababayan natin, ito pong nabigyan ng first aid o tulong ng Philippine National Red Cross. Ito ay sa apat na mga first aid station na itinayo dyan po sa kahabaan ng Quezon Avenue. Yung iba sa may Taft Avenue at yung dalawa ay sa proximity o malapit yaan sa Rizal Park. At hindi nag-isip, nagbigay ng dalawang kaisipan ang mga first aiders ng Red Cross at kanila pong binigyan ng kagyat na tulong yung ating mga kababayan. And out of these 398 na mga individuals na nabigyan ng first aid, nalaman na marami sa kanila yung pong sumakit ang tiyan. Baka hindi pa kumakain, nagpunta na po ng Rizal Park. Okay? Sumakit ang ulo. Ha? Baka kulang po sa tulog. Halimbawa, ha? Pagkahilo. At merong isa na iniulat na nasugatan na binigyan ng first aid ng Philippine National Red Cross. Uulitin ko, sa mga taga-lunsod ng Maynila, ngayon po ay special holiday at dineklara ng pamunuang lunsod ng Maynila na walang pasok ho sa Maynila ngayong araw na ito. Walang klase, wala ring trabaho. At apparently, yan po mga gulo kong mga tagapakinig ay para sa ating mga kababayan na bigyan sila ng pagkakataon na maipagdiwang ito pong kapistahan ng itim na Nazareno. So, enjoy the day, sabi nga po. At dun sa ating mga kababayan, please avoid yung pong pagkalat ng liters, yung mga liter bags dyan sa Lizar Park. Kung yung inyong mga liters ay mga candy wrappers, halimbawa, na pwedeng itago sa bulsa, itago na huyaan. Upang sa gayon, eh wala pong maraming dumi na mag-accumulate dyan sa Rizal Park. That would mean, well, extra job sa ating pong mga tauho ng MMDA. Pakita ho natin na dito po sa ating bansa, meron tayong mga kababayan, particularly sa Metro Manila area, that observe ito pong tinatawag na cleanliness. Palinis po ang Rizal Park ng dalhin. Ang ating pong Black Nazarene, ang kanyang imahe. Pag po nating iwan ang Rizal Park na madumi. Yes, Mr. Watman. Kapagkat may mga nakaraang mga events na kung saan marami sa ating
mga kababayan nagtungo ng Rizal Park ay walang ginawa kundi ang mag-iwan ng dumi diyan po sa Rizal Park. Malinis ang Rizal Park, atin pong datnan. So let's maintain itong tinatawag na kalinisan diyan sa atin pong parke. I'm sure na marami po sa ating mga kababayan, mga foreign visitors, foreign tourists, ang patutungo ng Rizal Park purposely to observe and watch this practice of Filipinos tuwing sumasapit itong araw na ito, January 9. Wala pong pagbabago. Whatever January 9 day falls, tuloy. Yan ang kapistahan ng imahe ng Black Nazarene at kapistahan ng Quiapo, Maynila. Bueno, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Meron pong naging pahayag si Executive Secretary or Little President. Yan po ang equivalente ng Executive Secretary. Parang Little President yan. Walang iba kundi si Executive Secretary Lucas Bersamin. Abay, meron pong naging pahayag si Executive Secretary Bersamin. And this has something to do, dito po mga gilo kong mga tagapakinig, sa outgoing na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, mga gilo kong mga tagapakinig. Yan po ay in person of Lieutenant General Bartolome Bacaro. Siya po ngayon ay pinalitan na sa kanyang pwesto. Ayan namang dahilan dito sa kanyang ipinakita ay pinamalas na galing bilang hepe ng hukbong sanatahan ng Pilipinas. E nararapat lamang sa ngayon po sa Malacanang na bigyan pa ng pagkakataon na ipagpatuloy ni dating AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bacaro, ang kanyang natigil na paglilingkuran bayan dito sa ating bansang Pilipinas. Yan naman po ay masasabing practice na rito sa ating bansa. Basta't ba medyo kaya pa ng isang retirado na Chief of Staff ng ating hukbong sanatahan, bibigyan po ng pagkakataon na maipakita pa, may pagpatuloy nito ang kanyang magagawa sa bansa. At sangayon nga po kay Executive Secretary Bersamin, the life of General or Lieutenant General Bacaro doesn't stop upon his termination completion of being AFP Chief of Staff. Well, from the looks of it, ay bibigyan ng isang bagong job. Bibigyan ng bagong trabaho si retired AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bacaro. Bibigyan ng Malacanang. Pakinggan natin itong nabanggit na ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Magandang umaga po, Executive Secretary Bersamin. As far as Lieutenant General Bacaro is concerned, I don't think that this is
going to be the end of his public life. We are going to give true value to your achievements, and we will always remember your service and sacrifices for the country. Rest assured of that, Lieutenant General Baccaro. Yan po mga galo kong mga tagapakinigo, yan po ang well, higing or hint na ipinaabot ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Lieutenant General Bartolome Baccaro, retired AFP Chief of Staff. Okay, steady lang. At bibigyan ng chance ng Malacanang to prove his worth itong si Lieutenant General Bartolome Baccaro. Yung kanyang natigil na paglilingkod bayan, ipagpapatuloy niya. Yan po, in essence, itong naipahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bringing our time now to 10:23 ng umaga, oras sa Pilipinas at oras dito sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Balitang Malacanang pa rin, ho. Well, abis na ikinatuwa ni Pangulong Bongbong itong naging assurance o paniniguro ng dalawang malaking fertilizer manufacturing company dyan sa China. Ito ay hinggil dito sa, well, pagpapababa sa presyo ng abono o fertilizer na well, ipagbibili dito po sa ating bansa. Bibilhin ng gobyerno at ipagkakaloob naman sa ating mga magsasaka. Ito ay upang masiguro itong mataas na, well, harvest ng pananim ng mga lokal na mga magsasaka. Yan pong assurance ng dalawang fertilizer making company niyan ay isa po sa mga magagandang balita, magagandang resulta ng pagtungo ng ni Pangulong Bongbong dyan po sa China days back. Kung saan, bukod dyan, ay tumanggap din po ng assurance ng mula po sa mga negosyante sa China na magbibigay ng kukulang trabaho, mga gilo kong mga tagapakinig, para sa mga Pilipino. Isa po yan sa napakaganda na bunga ng pagtungo ni Pangulong Bongbong dyan sa China. At sabi nga po ni Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment, aba, kapag pagdatingan na, mga gilo ko, mga tagapakinig, ho, itong mga pangakong trabahong ito, hindi na magkamamaliw ang ating pong mga kababayan. Sapagkat madali na para sa kanila ang makakita ng trabaho. And even today, ang Department of Labor and Employment nakikipagtulungan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga walang trabaho, na makakita ng tumpak at nararapat na trabaho para sa kanila. Narito po si Secretary Benny Laguesma ng DOLE na ipapaliwanag itong hinggil sa aking ibinabalitang ito sa inyo. Alala at panawagan sa ating mga kababayan na naghahanap pa ng trabaho o naghahanap ng mas mahusay na trabaho, patuloy po sila magpag-iugnayan sa atin pong mga regional offices. Kasama din po yung tinatawag natin na public employment services offices na nandoon po sa kanilang mga areas. Makakatulong po ito
available job na tutugma o aangkop sa kanilang kakayahan o kaya naman ay makapagbigay sa kanila ng karagdagang paggabay upang magkaroon sila ng upgrading at upskilling po ng kanilang mga kasanayan. Yan po mga gulo kong mga tagapakinig ho. Kaya namang ang ating Department of Labor and Employment malayo dun sa iniisip ng ating mga kababayan. Eh hindi po tumitigil yung pong kanilang ang kanila pong mandate hinggil sa trabaho ay kanilang patuloy na ginagawa. Yan ay upang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pong mga naghahanap ng trabaho ating mga kababayan. Pero ang oras po ginap ng alas 10:26 ng morning at patuloy po kayo nakikinig dito sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Dito sa lalong pinalakas, lalong pinasigla, lalong pinalawak na Broad Streamcast Communicators. Abay, bukas po, every Tuesday naman eh. Yan po ang ating inaantabayanan din, magilog ko mga tagapakinig, upang ibalita sa inyo itong magiging halaga ng krudo, magiging halaga ng gasolina, magiging halaga ng diesel, at magiging ng kerosene. Bukas, meron pong bawas sa halaga ng petrolyo. At yung mga gumagamit ng diesel, takot malaki ito. Malaking kabawasan sapagkat babawas bawat litro ng diesel ang halagang 2 pesos at 40 centimos o dili kaya 2 pesos at 60 centimos ang itatapyas. Tama, malaki na ho yan. 2 pesos and 40 centavos or even 2 pesos and 60 centavos per liter of diesel ang mawawala. Laking bagay, ano ho. Kaya ngayon, tiyak, nakakasiguro na ako na medyo iisnabin ng mga motorista gumagamit ng diesel. Hindi mo na magre-refuel yung mga yan. Aabangan nila yung bukas at maaaring medyo ubusin nila yung iba pa nilang fuel sa kanilang pagtatrabaho. Upang sa gayon, bukas makapag-refuel ng diesel. Okay? Okay. Yun namang mga may-ari ng mga sasakyan na ang ginagamit ay gasolina. Meron ding bawas. Pero hindi gaanong kalakihan. Ang presyo ng gasolina, meron pong tapyas per liter na kung hindi 50 centimos, 60 centimos. Abay, malaki na rin pong tulong yan. Per liter, kabawasan sa gasolina. Kung hindi 50 pesos, 60 pesos. Yan po ay bawas sa petrolyo bukas, araw ng Martes, January 10. Alright? Now, yung pong halaga sa presyo ng kerosene, para din pong diesel yan. Kung hindi 240, ay 260 per liter ng kerosene. Yan po yung ating bawas sa petrolyo news ngayong umagang ito, January 9. 2023. Okay. Mula po naman sa Senado, ako'y sang-ayon. At actually, pinopropose pa ko ni Senador Win Gatchalian itong pagtatatag nitong tinatawag na Task Force Contra Smuggling at hoarding o itong tinatawag na
pagtatago ng sibuyas para maghintay ng pagtaas ng presyo. Sa ngayon sa kay Senator Gatchalian, siya po ay approved dito sa itatayong task force contra smuggling at hoarding ng sibuyas ng Department of Agriculture at ng National Bureau of Investigation. Magsasama itong DA at NBI laban dito sa mga nag-i-smuggle in at nagtatago nitong sibuyas. At alam po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na itong pagtaas sa presyo ng sibuyas ay kagagawan dito pong mga tao na nasa likuran itong tinatawag na smuggling at hoarding ng sibuyas. Hindi ho ba merong ibinalita ang Department of Agriculture na aniya mababa na ang presyo ng sibuyas at bumaba na ito mula 600 pesos from 600 pesos down to 250 pesos. Supposedly, yan pong pahayag ng Department of Agriculture. Pero what effect? Wala hong pagbabago. Mga gulo kong mga tagapakinig. Kaya magkasama na ang Agriculture Department at NBI laban dito sa mga smugglers at mga hoarders ng sibuyas. Sige nga, kailangan ho natin yan eh. Kailangan nating bigyan na po ng aral itong mga taong ito na walang ginagawa kundi ang makaisa sa ating mga kababayan. Imagine, sa kamahalan ito pong sibuyas, bumili ka ng 1/4 na sibuyas, para kang bumili ng kalahati o 1/4 kilo ng manok. Alam nyo, meron pong patutsabi itong kongreso. At sa ngayon po sa kongreso, meron pong Chinese mafia na involved o kasangkot dito sa smuggling ng mga agricultural products sa bansa. Yan po naman ang puna ng kongreso. Kaya sila ay nag-iisip magawa ng pamamaraan upang ma-unearth o makilala itong mga nasa likuran, itong Chinese mafia na ito. Kaya yung ating mga kababayan, kung kayo po ay makakatulong, ba't hindi kayo magbigay ng impormasyon sa ating pong kongreso upang sa gayon, matapos na ito pong illegal activities na ito ng grupo ng Chinese mafia na nag-i-smuggle ng mga agricultural products dito sa ating bansa. Tulungan po natin ang ating kongreso. We're not congressmen, but of course, hindi sapat ang bilang ng ating mga kongreso. Ng ating mga congressmen, dapat meron ding ayuda sa ating mga kabayan, you and me, everybody for that matter. Bigyan po natin ng muscle ang ating kongreso enabled to stop itong illegal and nefarious activity nitong grupong ito, Chinese mafia na involved dito po sa smuggling in ng mga iba't ibang produktong pang-agrikultura. Sapagkat ito po ang pumapatay sa ating mga lokal
ng mga magsasaka. Let's play ears and eyes dito po sa ating mga congressmen. Wala po silang malalapitan, mga gilo kong mga tagapakinig. Kung hindi ang kanilang mga nire-represent bilang mga kinatawan, bilang mga congressmen. At yan ay yung kanilang mga konstituwento. Alright. Now, sang-ayon po kay Director o Dr. Henry Limpolyang. Siya po ang pangulo ng isang samahan ng mga negosyanteng in-check dito po sa ating bansa. Para sa kanya, kay Dr. Henry Limpolyang, dapat ipagpatuloy ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pangunguna dito sa Department of Agriculture. Sapagkat palaking tulong niya para sa Department of Agriculture na naroon ang ating Pangulo. At siya pong nagsisilbing may hawak ng baton dyan sa Department of Agriculture para matapos ang lahat ng mga illegal na mga aktibidad dyan po, mga gulo kong mga tagapakinig, sa Department of Agriculture. Maraming salamat, Dr. Limpolyang, yung mga ating mga Chinese businessmen ay katulong, tumutulong na rin, mga gulo kong mga tagapakinig, upang sa gayon, mapaganda itong buhay ng ating mga magsasaka na ang tanging kasalanan wala pong alam na ibang hanap buhay kundi ang pagsasaka. But we have to accept and face the truth na itong ating mga magsasaka ang masasabi nating mga unsung heroes. Ano nang kakainin natin? And this stuff is not only true in our country, the Philippines, but also in other countries of the world. Well, farmers, fishermen had a big role dito sa kapakanan ng ating mga kabayan. You could just imagine kung lahat ng ating mga kababayan ay mga nasa tanggapan, nasa mga air conditioning offices or air conditioned offices. Wala tayong mga fishermen, wala tayong mga magsasaka sa bukirin at sa mga katubigan ng ating bansa. Sino po ang magdadala ng makakain natin? Sino? Walang fishermen, walang magsasaka, di nga nga. Mabuti kung mabuhay pa tayo kung ganun ang laban. Kaya, let's face reality. Malaki po itong tulong ng mga magsasaka. Kaya marahil napapanahon din itong panawagan ng talutuntunan, panawagan ng inyong lingkod. Atin pong tulungan ang atin pong mga magsasaka. Same manner na nag-iisip ang ating pamahalaan ng tulong para sa ating magsasaka. Isa na nga yung pagpupunyagi ni Pangulong Marcos Jr. para doon sa dalawang malalaking fertilizer manufacturing company sa China na ibaba ang presyo ng kanilang fertilizer. Bibilihin ito ng gobyerno and then this will be distributed sa mga magsasaka for them to use. At yan ay upang maisiguro itong mataba at maraming produkto na maha-harvest nitong ating mga magsasaka. Because that would mean kita para sa kanila. At kapag kumikita,
ang ating mga magsasaka, wala akong nakikitang dahilan upang ang mga ito ay tamarin. Sapagkat kapag ito'y lalong sinipag, ay lalo pong gaganahan itong ating mga kababayan. And in the process, ang galing kong mga tagapakinig, ay lalong masisiguro itong development, pagsigla ng ating bansa, pagtaas ng ating ekonomiya, and most especially, masiguro itong magandang buhay ng ating mga magsasaka. Okay. Oh. Kaya wag po natin masyadong paliitin itong ating pagtingin dito sa ating mga magsasaka. Sapagkat kung wala sila, ano ang ating kakainin? Wala. Nga. Kaya let's help them. Let's help them improve their lives. Gulo kong mga tagapakinig. Kaya ang panawagan ng palutuntunan sa ating pong Department of Agriculture kay Acting Secretary President Bongbong Marcos Jr. to think more ways and means upang lalong matuto itong ating mga magsasaka ng mga makabagong farming skills. Sana meron din pagkakataon na maisama itong mga magsasakang ito doon sa mga exchange programs ng ibang bansa. Upang sa gayon, matuto ang ating mga local fishermen ng mga makabagong approaches sa pagtatanim at pagtatanim, pag-aalaga at pag-harvest ng tumpak. Gulo ko mga tagapakinig ng ating mga magsasaka. Kaya sana ay gawin yan ng ating Department of Agriculture, gawin ng ating pamahalaan na bigyan ng pagkakataon na makalahok sa mga exchange program para sa isang modernang pagsasaka at modernang pangingisda ang ating pong mga kababayang mga magsasaka at mga fishermen. Ten minutes bago po sumapit ang ganap na 11 o'clock in the morning. Patuloy po kayo nakikinig, nanonood dito sa inyong palutuntunang digital patrol. Dito sa lalong pinalakas, lalong pinalawak, lalong pinasigla na Broad Streamcast Communicators. Yan po ang aming official platform, official channel ng digital patrol. At lahat na mga palutuntunan. Sama na po, of course, yung aming susunod na palutuntunan, ang buhay online. Yung mga informative na mga palutuntunan, mga news-related na mga palutuntunan. Ayan. Yun po yung ilan lamang sa mga mapapanood ninyo rito sa Broad Streamcast Communicators. Kapag weekend, katulad kahapon, yung galing, yung husay ng aming mga kasama sa pag-awit, pagtugtog, ang inyo pong napapanood. Kaya po, kompleto ricados itong Broad Streamcast Communicators. Mondays to Sundays. Yeah, we're inviting you na kung kayo po'y naghahanap, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa, naghahanap ng palutuntunan na ang inyong balak ay magkaroon ng kaalaman ng mga kaganapan dito sa bansang Pilipinas na inyong bansa.
yung mga kababayan natin sa ilang mga malalaking, mga first world countries. Well, don't escape and avoid the truth wherein you were a Filipino and once and for once you were you grew up, played and studied here in your country which is called the Philippines. Okay, agilo kong mga tagapakinig, ha? Abay, magandang balita ito. Pumasa raw itong mga generals dito sa isinagawang surprise drug test na ang naging target naman ay ang mga general sa National Capital Region. Yan po magandang balita. So meaning, walang general na earlier ay hiningan ng courtesy resignation ni DILG Secretary Benhar Abalos, bide concurrence ng general ng PNP Rolando Asurin Jr. Yung mga sumailalim sa drug test ng mga general dito sa National Capital Region, lahat sila ay pumasa. Wala pong negatibo ang resulta ng kanilang drug test. Meaning, walang general na gumagamit ng droga. Lalong-lalo na yung ipinagbabawal na droga. And we're happy to note yan pong balitang yan. Kudos mga general dito sa National Capital Region. Balitang COVID-19. Magilo kong mga tagapakinig. Narito ang COVID-19 situation sa ating bansa as of today, January 9. Merong total number ng mga active cases ng COVID-19 to 4,067,678. Yan po ang total case ng COVID-19 sa bansang Pilipinas. Yung mga aktibo ay umabot na sa bilang na 12,518 na mga active cases. Now, ito naman pong mga asymptomatic na kaso may COVID-19 pero hindi gaanong na paghahalata, asymptomatic. Merong total na bilang na 6,973 ang mga asymptomatic. Yung severe na kaso ng COVID-19 ay 395 at yung mga critical, ito po yung mga nasa paggamutan. Kung hindi man, nasa kanilang mga bahay na in complete isolation. May bilang na 129 na mga critical cases. At ang mga gumaling, we're happy and glad to report to you na merong mga gumaling na mga Pilipino na 3,989,188 cases ang mga gumaling. Pero ang masakit, yung mga namatay ay umabot na sa bilang na 65,464 as of today, January 9. Globally, o sa buong mundo, meron po mga gilo kong mga tagapakinig na ang total bilang o total case ng COVID-19 in the whole world na 668.5 million na mga kaso, total case ng COVID-19. Yung mga gumaling naman ay 639.7 million ang mga gumaling. At ang mga namatay, the latest count shows
na merong namatay na 6,730,525 na mga namatay. At ang mga limang bansa na merong mataas na bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 ay ang mga sumusunod. Ito ang top 5 na mga bansa. Nangunguna, Estados Unidos o ang USA. Sumusunod, India. Pumapangatlo, France. Pumapangapat, Germany. At ang panghuli, Brazil. Dito naman sa ating bansa, sa ating rehiyon, ang mga nangunguna natin, mga kapitbahay na bansa, sa pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 ay ang Vietnam. 871,000 plus na mga aktibong kaso sa Vietnam. Singapore, 72,000 plus na kaso ng COVID-19. Brunei, sumusunod, 26,000 plus na aktibong kaso. Pang-apat na po ang Pilipinas, pumapanglima Malaysia, sumusunod Indonesia. Now, ang Pilipinas ay pang-37 sa overall standing globally. Kung nangunguna ang US, sumusunod ang India, sumusunod ang France, Germany at Brazil. Ito po yung top 5 na mga bansa na merong mataas na kaso ng COVID-19. Ang Pilipinas ay nasa pang 37 slot. Malayo ho tayo. Pero dapat ingat pa rin. Dahilan dito sa presensya, dahilan dito sa mga bagong sub-variant. Itong BXX.1.5. Kaya ingat ko tayo mga gilaw ko mga tagapakinig. Now, abay, dumarami na raw itong bilang ng mga nagparehistro ng kanilang SIM card sa ilalim itong SIM card registration law na nagsimula Disyembre 27 at ngayong araw nito ay pangalawang linggo nito pong registration. Abay, at the rate things are going, baka na hindi na raw po i-extend itong pagpaparehistro ng SIM card. Ito po yung matatapos sa Abril 2023. 6 months all in all. Supposed to be 1 year ito. Kung isasama yung extension na 10 buwan kasama niya extension. Pero meron pong balita na mukhang kinukonsidera itong mga telephone companies o telcos itong extension ng pagpaparehistro dahil nandito sa mabilis nila na pagpaparehistro ng SIM card. Totoo ba ito? Mabilis. Baka namang puro press release lang ito. Walang katotohanan. Yan. Anyway, ang mga service offices ng mga telcos na ito ay binuksan din. Pare po kayong magtungo dyan. Daladala ang inyong government ID, daladala ang listahan ng inyong mga SIM card, maaari po ninyong iparehistro yan. Diyan sa mga malls, i-check nyo lamang kung saan may mga service centers itong mga telcos company at kayo po ay tutulungan upang maparehistro ang inyong mga SIMs. Okay? Yung SIM card. Kailangan ho yan sapagkat if you fail to have your SIM card registered, madi-deactivate ho yan. Mawawalan ho ng visa. Hindi na ho mag-ooperate yan. Tatapon nyo na lang yan pag nagkataon. Kaya while there's still time and while it's still early, sige lang,
mantalay ho natin ang pagkakataon na pakapag-rehistro ng ating pong SIM card. Okay? Now, sa iba pa pong balita, mga gulo kong mga tagapakinig, abay, magdadagdag singil pala ang Manila Electric Company ngayong buwang ito ng Enero. Ito'y dahilan sa mataas na singil di umano mula sa bagong distributor ng power sa Meralco. Alam mo, bumibili po ng power ang Meralco. At sila lamang ang distributor ng kanilang binibiling power na ito. Eh, mukhang hindi na ho sila pinagbibilihan nito pong San Miguel Corporation. Kaya walang nagawa ang Meralco kundi maghanap ng bagong supplier ng power. Nakakita sila pero mataas nila ang singil. Kaya wala silang alternative kung hindi ang magtaas ng singil ng kuryente ngayong buwang ito ng Enero. Yan po yung balita mula sa Manila Electric Company. Ayan, ha? Yun. Para saan yan, Miss Hager? Ha? Medyo malungkot yung balitang yan. Ha? Tataas ang singil ng Meralco ngayong buwang ito ng Enero. Pero, atin namang dakuan, mga gulo kong mga tagapakinig, balikan po natin yung hinggil sa SIM card registration law. Ang DICT, itong Department of Information, Communication, Technology, sa pamamagitan ni Undersecretary Alexander Ramos. Siya po ang chief ng cyber crime ng DICT. Meron pong nais na ipahayag sa atin. Pakinggan nga natin itong naging obserbasyon ni Yusek Ramos ng cybercrime ng DICT hinggil dito sa unang dalawang linggo ng pagpaparehistro ng SIM card. Ano ba ang inyong naging obserbasyon? Yusek Alexander Ramos, sir. Happy ba kayo dito sa turnout ng mga nagparehistro ng kanilang SIM card? Nag-increase na yung efficiency ng sistema, pero parang mababa pa rin yung number of subscribers na nag-attempt mag-connect, no? And maybe nag-aantay pa rin yung iba or hindi maka-reach, but definitely there is an improvement sa system na receiving ng mga telco. Ang po mga gulo kong mga tagapakinig, ha? Yung puna obserbasyon ni Yusek Alexander Ramos with regards dito sa ating mga kababayan na nagpaparehistro ng kanilang SIM card. Okay, beno mga gulo kong mga tagapakinig, wala na po tayong sapat na oras. Again, happy happy birthday mga gulo kong mga tagapakinig kay Mayor, ha? Joke lang, ay patawag ng Mayro, pero Mr. John Baredo, happy birthday, John. And likewise, happy birthday to Nick Swale of Montreal, Canada. And tomorrow, advance happy birthday to Maxine Estrada, dyan naman sa Dallas, Texas, USA. And to all the birthday celebrators ngayon pong araw na ito, January 9. Okay? Happy, happy birthday to you all. An advance happy birthday to those celebrating their natal day tomorrow, January 10. Beno,
Maraming salamat sa inyo pong panonood, pakikinig. Maraming salamat sa aking mga nakasama sa technical side, si Sel, at sa production, si Manita. Ako po si Sel Baysa, nagsasabing, do stand by for the next show, Ang Buhay Online, ni Binibining JC Bautista. At mula po sa aking mga sisters here and abroad, ang kanilang panalangin, God bless the whole world. Thank you very much. So until tomorrow, God willing, sa isa pa pong edisyon ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Okay? So bye-bye for now. Luz Biminda, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po si Sel Baysa, nagsasabing, Dios ti agnina. Ang tumpak na oras sa buong mundo, ha? Abay, dito po lamang, dito sa aming region. Sa iba, gabi pa eh. Sa iba, madaling araw na. And whatever. Bueno, ang oras sa Pilipinas, ginat ng alas 11 ng morning.